Okay, Toyota GL. So, ito, issue nito, basag na yung, ano niya, pag light. Okay, kita naman dyan, oh. So, dito sa kabila, ganun din. Ayan. Ngayon, testingin ko muna yung ilaw. Ngayon, itong isa, na ilaw pa naman. Oh, yan nga. Oh, pero basag na siya. Tapos itong, tapos itong kabila, wala na. Basid na, basag na rin yan. Pundi na. Ito kasi ay napalitan na rin ng bubog, eh. So ngayon, ang gagawin natin dito, ang gagawin ko dyan mga boss, ganito. Auxiliary light. Ito yung mga nabibili, mga pang motor. Ito na ikakabit ko dyan. So natesting ko naman na ito, na ilaw pa. Ito yung kinalas ko dun sa isang sasakyan, eh. Kay bossing din, dala din ni bossing yan. So ang gagawin ko dyan, dahil meron na siyang paglight assembly, kinuha niya yung stock. Yan, ito yung stock niya, eh. Yan, ito yung left, ito yung right. So yan ang gagawin ko dyan, ibubutas ko na yan dyan. Okay. So yun, kakalasin ko na muna yung stock. Ah, yung ano, yung paglight na nakakabit. Yun, okay. Okay, so nakalas ko na yung paglight, yung datihan niyang paglight. So ang tornilyo niyan, isa lang. Yan, banda yung dito. Dito sa banda dito. Yan, pag ganyan kasi ang pwesto niyan, eh. So ang tornilyo niyan, dito lang, isa. Tapos the rest niyan, clip lang. Ayan, mga clip lang yan nandito. So dito, dukot lang ang ginawa ko dyan. Open naman yan, malaki naman dito sa ilalim, eh. Ayan, nandito ang tornilyo niya, mga boss. Ayun. Ayan, oh. So, nakalas ko na yan. May wiring na rin siya nung paglight. Hindi ko naalisin yan. So dito naman sa kanan. Ayan. Dito medyo sikip. Gawa nitong air filter niya. So ang ginawa ko dyan, kinalas ko tong cover. Yan. Apat na clip lang yan, mga boss. Tinutuklap lang yan nito. Yung mga plastic clip. Yan. Tuklap lang yan. Pati dito sa ilalim. Ganun din. Tatlo yan. Yan. Pati dito. Yan. Tapos pagka natuklap nyo na yun, syempre tanggalin nyo na yung sa stepboard na yan. Tapos angatin nyo lang ito. Naangat lang yan. Clip lang yan. Pagka naangat nyo na yan, yun, pwede nyo nang matanggal yung mismo pag-light assembly. Yan, ganun lang din yan. Katulad doon sa paliwanag ko doon sa isa, ganito ang style nyan. Ang tornilyo nyan, isa lang din, banda rito. Okay, so yung wiring ng pag-light, nandito pa rin. Okay, so yun, okay na to. Gagawin ko na lang yung ano. Susukatan ko muna to. Yung sisentro ko siya sa gitna. Okay? Okay, so dito naman sa panel, ang ginawa ko dyan, kinuha ko lang yung sentro niya. Tapos kumuha ako ng bilog na sakto lang doon sa auxiliary light. Ayan. Sinukat ko yan dyan. Sentro sa gitna. Tapos dito ganun din. Ayan. Tapos ang gagawin ko na lang dyan, puputasin ko na lang yan. Pakita ko lang na design niya. Okay,
Yun mga boss, okay. So, nabutas ko na ito. Ayan. So, ang gagawin ko naman dyan, palalakihin ko pa yan. Kikikiling ko pa yan mga boss. Tapos, saka ko siya uutay-utayin isukat dito. Ayan. Hindi ko siya bibiglaing palalakihin ng butas. Utay-utay lang yan mga boss. Hanggang sa sumakto, hanggang dito lang ang gagawin ko dyan level ng butas. Ayan. Ito na ang pundukan ko dyan. So ayan, medyo malaki-laki pa ang bubutasin ko dyan. Kikikiling ko yan mga boss. Ito lang ang gamit ko dyan. Okay? So ayun, kikikiling ko na muna. Okay mga boss, so ganyan ang itsura niyan, pero ilalabas-labas ko pa yan. So ang ginawa ko dyan, nakita niyo yung buhit ko. Ayan. Utay-utay lang yan, utay-utay ko lang kinikikil yan. Ayan, kikil na bilog. Inutay-utay ko lang yan hanggang sa dapat sakto-sakto yung lalabas ano, pagkabilog no auxiliary line. Kasi pag lumuwag yan, ayan, pangit naman. Mas maganda sikip, kaya utay-utay lang pag papalaki ng butas. So dito, yung first layer, yan, naipasok ko na. So magkikikil pa ako niyan, palalakihin ko pa ng konti hanggang dumating dito. Okay? So yun, kikikilin ko pa ulit. Okay, so nabutas ko na siya, naisagad ko na siya dun sa pangalawang layer ng kanal. Ayan. Yung pinakamparang stopper kong gagamitin. So, pangalawa na yun. So, ito na. Ito na yung finish niyan. Okay. So, ngayon susukatin ko naman siya dun. Kasi dito meron siyang ano eh, air filter. So, susukatin ko muna siya kung tutukod yung likuran ng paglight. So, pag tumukod yan, ang gagawin ko lang dyan, palalakihin ko ulit yung butas niya para ilabas-labas ko pa yung pinakang assembly niya, no auxiliary light. So, susubukan ko muna ito. Ito, ano, sa right side. Yan kasi may air filter eh. So, doon naman sa kabiliwa, okay lang yan kahit ganyang kalaki ang allowance niya. Walang problema dyan. So, susubukan ko muna ito. Pang kaliwa. Ah, pang kanan. Ayan, ito yun. Okay. Okay.
Okay, so isinalpa ko muna itong sa right side kasi kailangan ko makita yung allowance nito doon sa likuran, doon sa may air filter. Okay, so nakita ko naman, malaki pa ang allowance niya, oh. Okay. So, yung allowance ko na ganun sa pangalawang layer ng kanal, yung pinakang ginawa kong stopper niya, okay na ako dun. Okay na yun. Para hindi masyadong labas yung auxiliary light. Kaya lang, kung mapapansin nyo, yan. Ang tutok niya ay papunta dito. Yan, sa bangko na yan. So, ang gagawin ko dyan, medyo palalakihin ko itong side na to. Yan. Itong side na to ang palalakihin ko. Ito, hindi na. Ang gagawin ko dyan, ipipihit ko ng pantay para pag ganito ang tutok niya. Okay? So, yun. Doon sa kabila, okay na rin yun. Hindi ko na susukatin kasi malawak naman yung sa left side. Eh. So, ito lang yung sinukat ko para matansya ko kung gano'ng kalaki pa yung i-adjust. So, okay naman ah. Ngayon, yung tutok na lang nito ang gagawin ko. Okay? Akalasin ko na muna. Okay, so ito na boss. Ito na yung ginawa ko. Medyo na ilabas ko pa yan ng kaunti. Ayan o. Ito yung pangalawang layer eh. So dun sa guhit na ito, dun sa unang guhit, inilubog ko pa ng isa pa. Ayan, kung napapansin nyo. Tapos dito sa kabila, ganun pa rin. Dun sa unang layer ko naman nilagay siya. So naka-slant kasi yan eh. So dito, naisat ko na rin yung ilaw niyan. So bago ko siya nilagyan ng bracket sa likod, yan, bago ko siya nilagyan ng bracket sa likod, isinet ko na muna yan dito. Siyempre dinukot ko yan dito sa ilalim. Yan. Dukot-dukot ko yan dyan sa ilalim. Saka ko siya, yan, battery. Saka ko siya tinitesting. Yan. Okay. Yan yung ilaw niya. So yung sa kabila, naayos ko na rin yun. So ipinakita ko lang sa inyo kung paano mag-ano dito. Bago nyo i-fix, okay? Bago nyo i-fix, itestingin nyo muna yung ilaw kung tama na ba ang tutok niyan. So ito, dual color siya. Yung yellow niya, yan. Itatap ko yan doon sa bright ng headlight. Papakita ko sa inyo mamaya. So ito, yung white. Yan. So yun. So, yan yung align niya. Pantay na yan mga boss. Medyo tungo na rin siya. Pakita ko sa inyo yung bracket. Yung dun sa right side, nagawa ko na rin yan. Pati yung kaliwa, nagawa ko na rin yung bracket nun sa likod. Pakita ko lang sa inyo. So, ito yung sa right side. So, yan yung finish din niya. Parehas din lang yun yung kaliwa. Ayan o. Okay, medyo slanting siya. Ayan o. Okay. Yan kasi ang pantayan niya na. So yung bracket, ganito ginawa ko. Dito kasi sa auxiliary light, may mga tornilyohan yan. So kumuha lang ako ng bracket ng actuator or kung anong bracket na pwede niyong gamitin dyan, pwede naman yun. Basta ganyan ang style niya. So yan, nilagyan ko ng double-sided tape. Tapos, nilagyan ko rin sa ibabaw. Tapos yan, lalagyan ko pa yan ng sealant. Dito naman sa ilalim, yung holder ng auxiliary light, ginamit ko pa rin yun. Tapos ito, itong side na ito, yan. Diyan ako nag-bend ng bracket. Ayan. Tapos yan, lalagyan ko pa yan ng sealant dito mga boss. Dahil naisad ko na yan yung tutok ng ilaw nito, sakto na para sa level ng paglight. So, ipifix ko na yan. Lalagyan ko na yan ng sealant dito. Tapos siguro dito sa unahan, kahit hindi na. Okay na siguro yan. Malinis naman ang pagkaka... Ano eh. Okay? So, yun. Subukan ko muna ng isilan ditong likuran. Tapos ay titingnan ko kung pugi na ang ano, kalalabasan kahit walang sealant sa labas. Okay. Okay, so ganito ang ginawa kong pag-sealant sa kanya. Hindi ko siya nilahat na buong-buong sealant. Yung panay-gilid lang. Ayun, mapapansin nyo. Yan. Tapos syempre dito, hindi ko na nilagyan ng sealant yan. Sinama ko na sa sealant yung pinakang bracket natin dyan. Pati ito. Tinawidan ko na ng sealant. Ayan. Para mas matibay siya. Tapos itong aking ginawang bracket, naka-adhesive yan mga boss. Para dagdag tibay pa rin syempre.
Ayan o. Okay? So, dito sa unahan, siguro kahit hindi ko nalagyan ng sealant, mas pogi bagay walang sealant sa labas. Ayan o. Mas malinis siya tignan eh, bagay wala siyang sealant. Okay? So, dito sa kabila, sa right side, ayan o. Kita niya? Mas pogi siya bagay walang sealant sa labas. So, hindi ko na siya lalagyan ng sealant sa labas. Sa likod niya lang. Okay? So, ayun. So, ayun. Mawiring ako na yun para sa bright. So, ayun mga boss. Itinap ko na yung negative-positive niya. Ito kasi yung sa kulay white na wire. Kapag binuhay mo ay kulay puti. So, ito yung red. Ayan. Ito kasi yung dilaw. Ito yung pang bright. Yun yung itatap natin doon sa switch ng high beam ng headlight. Okay? So, dito sa kabila, ganun din. Ayan, itap ko na. Ito yung wiring ng paglight, mga boss. Yung nakalinya niyang paglight dito. Doon ko na rin itinap. Para kasama pa rin siya sa switch ng paglight. So, ito yung bright niya. Maglilinya ako dito sa headlight. So, kakalasin ko na muna itong headlight niya, itong side na to. At i-check ko pa yung output ng headlight kung positive output yung switch niya. Okay? Kasi pagka negative switch output yung headlight switch niya at ang unang buhay ay kuryente, makakapag-relate tayo kasi positive switch ito eh. Kailangan kuryente ang magpapailaw dito eh. So yun, kakalasin ko na muna ito tapos ay checkin ko yung headlight switch ng H4. Okay? So yung mga boss, na-trace ko na yung electrical niya sa H4, yung source niya, yung output. So unang buhay, itong dapat ay ground, ay unang buhay, kuryente agad yan. So positive yung unang buhay, unang switch, pero yung switch ng dim at bright niya, negative. So kapag kagayon, hindi magkakaigi dun sa paglight natin, sa auxiliary light. Kasi negative switch ang output eh. Yung para sa bright, negative. So ang gagawin natin dyan, gagawin natin positive. Ang kailangan natin gawin, lagyan natin ang bush relay. Yan. Okay? So paano? Paano ang paggagawa? Tuturo ko sa inyo. Una, maglinya muna tayo ng wire. Siyempre, maglilinya tayo ng wire papunta doon para doon sa source ng bright, doon sa paglight. Ililinya ko yan dito kasi may busina ito, apat eh. Yan. So, dito ko na yan ililinya, papadaanin. Okay? So, ililinya ko muna. Pati ito, lalagyan ko na rin ng linya, pataas. Dadaling ko na dito sa part na to. Dito ko nila ilalagay yung relay. Okay? Para malapit yung gawaan ko ng pagkakabit. Okay? Thank you.
Yan mga boss, nailinya ko na yung wire, okay? So dito ko yan nilinya. So naitap ko na rin yan mga boss. Ito yung yellow nya, yung bright. Okay, idinaan ko yan. Tapos dito ko yan idinaan sa pinagbrakita ng busina. So kung wala naman kayo pagdadaanan na pinagbrakita ng busina or paglilinya ng ganyan, pwede nyo rin naman yung idaan dito sa ibabaw. Yan, ikikable tayo ganyan dyan kung sakali. Or dito, ililinya nyo yan papunta doon. So dito ko na yan nilagay sa pinagbrakita ng busina. So dito naman tayo sa paglilinya ng relay. So dito sa H4 socket, yan, mapapansin nyo. Dinugtungan ko na yan mga boss. Ayan. So dito, sa unang buhay niya kasi, itong side na ito, itong socket na to, kulay blue. Yan. Unang buhay ng switch, kuryente agad yan mga boss. Kaya tayo yung nag-relay para pag switch nung bright, ito kasi ang bright niyan, kulay red-blue. Yan. Yan ang bright niya. So pag nag-bright siya, negative ang nalabas dyan. Okay? So negative switch. So dito, naglinya ako niyan. Dyan lang sa dalawang yan. Dito sa magkabilang dulo na to. Yan. Okay? So dito, naglinya ako. Itong kulay blue, yung unang buhay ay kuryente agad. Dito ko yan sa 30 nilagay. 30 at 86. Ah, 30 at 85. Yan. 85 ito eh. Yan puti. Yan. So pinagsama ko yan. Magkakasama yan dito sa unang buhay ay kuryente. So yung bright na switch, negative, dito ko na yan tinap sa 86. Yan. So dalawa lang yan. Siyempre kung tatanungin nyo ako bakit di ko nilagyan ng fuse, hindi ko na talaga lalagyan ng fuse yan kasi itong headlight natin may sariling fuse na yan. Okay? Tsaka pati ang ano yan, ang source, ang idadrive niya ay mini driving light. So ang consumption ng kuryente naman niya napakababa lang. So kahit hindi ko nilagyan ng ano yan, tsaka pati switch lang ang gagamitin natin dyan. Okay? So ayan, nakarelay na siya. So testin natin. Pakinggan nyo, lalagatik yan. Okay. So, nakatingala kasi yung headlight eh. Pag nag-bright tayo, ayan o. Okay. Bubuhayin ko yung pag-light kasi naka-wiring na yan eh. Ayan yung puti. Okay. Yan yung white. Pag nag-bright tayo, ayan, dilaw. Okay. So, pag pinatay natin yung pag-light, so buhay pa yung headlight, papatayin ko yung headlight. Okay. So pag nag-passing light naman tayo, passing light natin yan. Ayan o. Passing light yan mga boss. So yun. Okay na ito. Okay, ulitin ko. Dito sa kulay blue, okay, pinagsama ko sa relay yan ay 30 at 85. Boss relay. 30 at 85 sa kulay blue nitong H4 socket. Okay. Tapos dito sa blue-red, red-blue pala yan. Okay. Doon sa switch ng bright. Dito na yan sa 86 ng Bosch relay. Tapos syempre yung 87, papunta na yan dito. Sa baba. Yan. So yan. Okay na ito. I-missing ko na lang to. Tapos i-fix ko na yan. Tapos ilalagay ko na rin yung fog light. Tapos ay final test. Okay. Okay, so naikabit ko na yung headlight. So dito ko na nilagay yung relay. Kaya dyan ko nilagay yan, mabilis ang access pagka magto-troubleshoot ng relay o ng wiring. Mabilis lang. Okay? So yun. Kakabit ko na lang yung auxiliary light. Bubuhin ko na lang yan. Tapos ay final test. Okay?
Okay, Toyota GL. Kinabitan ko siya ng auxiliary light. Ito yung mga pang motor. Okay. Binali ko yung stock na cover. Yun yung dati niyang fog light. Tapos doon ko na ini-attach yung ano, kinabit yung auxiliary light. Ayan yung luma niya. Ito yung stock na cover. Okay, so testing naman. So, park light, switch ng fog light. Okay? So, ayan yung liwanag dyan mga boss. Okay? Yan yung puti. Okay? Ayan o. Tingnan nyo yung hatian o. Okay. Bago kayo bago nyo i-fix ang auxiliary light, i-align nyo muna yan. Ayan, naka-align na yan. Tapos, pag nag-headlight tayo, okay, naka-headlight na yan, so bright. Ayan. Naka-bright na yan mga boss. Pag bright nung H4 headlight, mabubuhay yung dilaw. Ayan o. Okay. So, check naman natin ang patay natin yung high beam. Okay. Bright. Okay. Lakas niya sa gabi. Okay. Patay natin yung pag light mo, boss. Ayan. Pag nagpassing tayo, ayan. Passing light. Yan yung passing light. Okay. So, pag nag-headlight tayo at patay naman ang pag light, okay. Pag nag-bright naman tayo, automatic yan. Ano, patay ang switch niyan mga boss. Okay? Ano, patayin ko lang ha. Off. Pero pag nag-headlight tayo at nag-bright, yan. Buhay lahat siya. So, yun. Patayin ko na. Pero bagay pag light lang, yan. Pag light lang siya. Park light tapos pag light. Kulay white lang siya. So, yun. Okay na. Toyota GL. Installation ng auxiliary light. Fog light. Yan. Okay. Thank you.